Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lunch Muscle, and welcome back again here on our channel. So guys, before we start to read the part 11 of Harrison, let's make a very quick shout out po muna doon sa mga taong nag-comment sa part 10 to give us thank you na rin po sa mga suporta. Let's start to Mr. Joe Mac, Jack Fajardo, Eduardo Resuma, Gob Tommy, Armando Agkayab, Beer for Love, Ricky Santos, Enrique Lopez, hello Mr. Enrique Lopez, Mikael Crezaga, Avelino Malikid, J. Mark Busilan, Jun Omak, Leopoldo Martinez, Orlando Tuazon, Reynaldo Osonco, Perla Bates, Val Luces, Edwin Oseo, Johnny Lagartera, Jomar Gargantilla, Jerry Perez, Antonino Quirante, Miles Away, Leonardo De Los Santos, Carlito Monzon, Medel Ancheta, Danilo Makapagal, Tessy Moreno, JR Almado, June Bregola, Shaina Anatang, Ronnie Idian, Arturo Rico, Ivan Maliari, Arnold Mercado, Armando Agkayab, Aniceto Takan, Michael Inabiohan, Ray Oka, Rene Duan, Antonio Jr. Alayon, Judy Luengo, Arturo Rico, Ronald Ortega, and Mr. Aldi O. Bison. Maraming salamat po sa lahat ng nagko-comment at patuloy na sumusuporta po sa channel na ito, especially doon sa mga storyang hinahanda ko po para sa inyo. And guys, please, kung may mapapansin man kayong nakakainis na part, nakakainis na something part ng story, sana po iwasan natin yung pag-comment po ng hindi maganda dyan po sa comment section. Ha, maraming salamat po. And the part 11 of Harrison, malalaman natin, makakaramdam tayo ng kaunting kirot ng pag-asa, of course. Kirot at pag-asa, yun. Pero para bigyan linaw ang lahat ng ito, now let's start to read the part 11 of Harrison. Harrison, Part 11. Codis POV. Sa kabilang banda, ay kinakailangan kong maging matatag at magpatuloy sa hamon ng buhay. Matapos kong maglakad-lakad ng gabing yun, ay bumalik na ako sa kwarto ko. Sa pagbalik ko naman sa kwarto ko, ay naalala ko naman ang dating quarters ko sa hotel. Mahigit 7 buwan na din yata ang lumipas magmula noong mawala ako sa hotel na yun. Sumagi din tuloy sa isip ko ang misteryosong naglalagay ng tsokolate sa kama ko noon. Napangiti na lang ako nang maalala ko ang mga alaalang yun. Nakaalis na ako sa hotel na yun nang hindi ko man lang nakilala ang misteryosong taong yun. Bulong ko sa sarili ko. Minsan talaga ay kaisarap balikan ng mga alaalang siyang patuloy na nagpapatatag sa kasalukuyang kinalalagyan ko. Makalipas ang halos 2 buwan na pananatili ko sa Hong Kong at hindi pa man ako nakakaipon at nagsisimula pa lang akong bumangon, ay isang pangyayari ang siyang halos sumubok
sa tatag at lakas ng loob ko. Ang bansang inakala kong magpapabago sa buhay ko ay siya din pala ang bansang muling magpapatikim ng hugupit at lupit ng buhay. Bigla kasing nagsara ang pinapasukan kong restaurant. Kaya naman, ako at ang mga kasamahan kong kapwa ko Pilipino ay nagkahiwa-hiwalay kami upang humanap ng sarili naming swerte. Nang mga oras na yun ay halos mabaliw ako sa kaiisip sa kung ano ang gagawin ko. Makalipas ang 3 araw mula noong magsarado ang restaurant na pinapasukan ko, ay sinubukan kong mag-apply sa iba ngunit hindi nila ako tinatanggap. Ubus na ang ipon kong pera at halos manginig na din ako sa gutom ng mga sandaling yun. Naging pagala-gala ako sa loob ng 1 linggo. Isang araw, habang naglalakad ako sa tabi ng highway, ay gutom na ako at halos manlambot na ako. Kaya naman, naupo ako sa 1 gilid. Maya-maya pa ay isang Pinoy ang lumapit sa akin. "Uy, kababayan," tawag nito sa akin. Lumapit ito sa akin at binigyan niya ako ng maiinom. "Hulaan ko, nawalan ka din ng trabaho, no?" nakangiting tanong sa akin ng lalaki. Tumango naman ako. "Ako nga pala si Emil, katulad mo, nawalan din ako ng trabaho. Sa isang factory ako, nagtatrabaho dati. 5 buwan na magmula nung mawalan ako sa pinapasukan kong factory." Paliwanag sa akin ng lalaking si Emil. "What? 5 buwan? Anong pinagkakakitaan mo dito?" Gulat na tanong ko sa kanya. "Mamaya, isasama kita para malaman mo kung ano ang pwede nating pagkakitaan kahit wala na tayong trabaho." Nakangiting sabi pa rin nito. "Buti na kukuha mo pang ngumiti kahit alam mong wala kang stable na trabaho," tanong ko kay Emil. "Dito sa Hong Kong, hindi ka pwede maging mahina. Dapat palaban ka. Walang mangyayari sa'yo kung iiyak at magmumukmok ka lang sa 1 gilid. Sa sitwasyon ko, lahat ay gagawin ko para lang may maipadala ako sa pamilya ko. Anyway, tara, sumama ka sa akin," sabi nito sabay hatak sa akin. Nakarating kami sa 1 lugar na halos puro Pilipino ang naroon. "Welcome sa Little Philippines," nakangiting sabi ni Emil habang nakalahad ang 2 kamay na parabang malayang malaya siya. "May ganito pala dito?" tanging nasabi ko nang tumambad sa akin ang mga babae at mangilan-ngilan na lalaki na kanya-kanyang nakahiga sa kung saan-saan na tanging karton lang ang hinihigaan nila. Sa kabilang banda ay may grupo ng kababaihan na nagsusugal.
nagchichismisan, at meron din namang kanya-kanyang ayos ng buhok nila na parabang nasa parlor lang sila. Palingalinga ako sa magkabilang panig ko habang pinagmamasdan ko nga sila. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Emil. Karamihan sa mga narito ay yung mga pinaalis, binaltrato, pinagmalupitan, o hindi kaya nagsarado yung pinagtatrabahuhan nila. Karamihan sa amin dito ay mas pinipiling manatili dito kesa ang ipaalam namin sa pamilya namin ang tunay na nangyayari sa amin. E ikaw ba? Parang ang bata mo pa para maranasan mo ang ganitong klase ng buhay. Ano bang trabaho mo dito? Tanong sa akin ni Emil. Huminga ako ng malalim bago tuluyang magsalita. 2 buwan po ako sa restaurant na pinapasukan ko. Pero katulad po ng sabi mo, nagsarado din ang restaurant na yun. Kaya ito, naging pag-alagala ako ngayon. Gustuhin ko mang umuwi. Naubos na din ang ipon ko para umuwi sa Pilipinas. Paliwanag ko kay Emil. Ganon talaga ang buhay. Kailangan na lang talaga natin na magpakatatag. Buntong hininga na sabi ni Emil, sabay naupo sa isang gilid. Sa lugar na yun ay doon nga kami na mahinga ni Emil kasama ang iba pang mga Pilipinong doon na din halos nakatira. Gabi ng araw na yun, bandang alas 11, mahimbing akong natutulog noon nang gisingin ako ni Emil. Tumayo ka dyan, bilis! Sabi nito sa akin habang ginigising ako. Bakit po? Sabi ko sa garalgal na boses. Dito sa Hong Kong, hindi pwedeng tutulog-tulog. Tara na, magtatrabaho tayo. Sabi nito sa akin, sabay hatak sa akin patayo. Bitbitin mo ang lahat ng gamit mo, hindi uso ang tiwala dito. Sabi ni Emil sa akin. Sa paglalakad namin, ay nakarating kami sa mga medyo liblib na kalye. Mga kalyeng walang masyadong tao. Maya-maya pa ay napansin kong kinukuha ni Emil ang mga karton na nakakalat mula sa kalyeng yun. Ang kalyeng yun ay likod ng mga nagtataasang mga building. Huy, ano pang hinihintay mo dyan? Tulungan mo ako dito. Sabi sa akin ni Emil nang mapansin niyang tinitingnan ko siya. Ha? Ano naman ang gagawin mo dyan? May halong pagtataka sa tanong ko sa kanya. Ano pa ba? E di ibibenta sa junk shop. Sagot sa akin ni Emil. Junk shop? Meron din palang junk shop dito? Tanong ko kay Emil. Oo naman. Sige na. Bilis, kunin mo ng lahat ng alam mong pwedeng ibenta. Nag-aatubiling sabi ni Emil. Minabuti kong sundin si Emil. Kinuha ko ang lahat ng alam kong maaaring maibenta sa junk shop. Karton, plastic bottle, at kung ano-ano pa. Sa Pilipinas ay hindi ko naranasan ang ganitong klase ng buhay. Siguro nga
wala sa ibang bansa ang asenso ko. Maya-maya pa, habang nagpupulot kami, ay isang sigaw na parabang pasita ang narinig namin mula sa likod namin ni Emil. Halos sabay pa kaming napalingon ni Emil ng mga sandaling yun. Cody, takbo! Sigaw sa akin ni Emil. Ha? Saglit na tanong ko. Pero hindi na ako sinagot ni Emil at mabilis niya akong hinatak. Wala man akong kaalam-alam sa mga nangyayari ng mga sandaling yun, ay sumabay na lang ako sa agos ng pangyayari. Sinabayan ko na lang si Emil sa pagtakbo ng mabilis. Takbo dito, takbo doon, lusot dito, lusot doon. Nang mapansin naming wala nang humahabol sa amin, ay agad din naman kaming tumigil at naupo sa isang gilid. Hingal na hingal kaming napaupo sa isang tabi. Ano po ba yun? Hingal na tanong ko kay Emil. Mga pulis. Maikling sagot ni Emil. Eh wala naman tayong ginagawang masama, di ba? Tanong ko ulit kay Emil. Oo, pero bawal dito ang mga lakal kung Pilipino ka. Sagot sa akin ni Emil na siyang pinagtaka ko. Bakit naman? Magkadikit na kilay kong tanong kay Emil. Mahal ang bentahan kasi ng kalakal dito. At kung bakit pinagbabawal ang mga lakal dito kapag Pilipino ka, iyon ang hindi ko lubos na maunawaan. Paliwanag sa akin ni Emil. Grabe naman sila, tanging nasabi ko. Kaya sa susunod, alam mo na ang gagawin mo ha. Sabi nito sa akin. Tumango naman ako para sabihin na uunawaan ko na. Nang mga sandaling yun, ay nakaramdam ako ng pagkabahala para sa sarili ko. Pakiramdam ko kasi ay parang limitado ang mga dapat kong ikilos. Matapos kaming makapagpahinga, ay muli kaming lumakad ni Emil. Maya-maya pa, ay nakarating kami sa isa pang kalyeng may mangilan-ngilan pang bukas na parabang karinderya. Naupo kami sa gilid saglit. Nagugutom ka na ba? Tanong sa akin ni Emil. Muli naman akong tumango para sabihing oo. Ngumiti ito saglit bago muling nagsalita. Nakikita mo ba yung dalawang yun? Tanong niya sabay inginuso niya sa akin ang dalawang lalaki na kasalukuyang kumakain sa karinderya kung tawagin sa Pilipinas. Opo, maikli kong sagot. Hintay natin ang pag-alis nila. Sabi niya na siyang pinagtaka ko naman. Makalipas ang ilang saglit ay umaktong paalis na ang dalawang lalaki. Lakad ng mabilis habang nakatalikod ang nagbabantay. Biglang sabi ni Emil, sabay tumayo at halos nakasunod ako sa bawat galaw niya. Nauna siyang umupo sa isa sa mga upuan na inalasan ng dalawang lalaki. Umupo ka na, utos niya sa akin.
Ibig mo bang sabihin ito ang kakainin natin? Itong mga tira ng dalawang lalaking yun? Tanong ko kay Emil na parang hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Oo, huwag kang umart na. Malinis naman yan at saka hindi na nila ito babalikan dahil hindi naman nila inuubos ang mga pagkain nila. At saka huwag kang mag-alala, bayad na to, sabi ni Emil. Hindi ko talaga lubos masikmura ang bawat pangyayari ng mga sandaling yun. Pero dahil sa matinding gutom na nararanasan ko, ay hindi na ako tumanggi pa. Makalipas ang mahigit isang buwan, namuhay nga kami ni Emil sa ganoong sistema ng buhay. Sumasabay ako sa agos ni Emil. Ang tinaguraang The Little Philippines ang siyang naging tahanan namin. Ang patagong pangangalakal na may kaakibat na pag-iingat naman ang siyang naging trabaho namin. At ang tira-tirang pagkain sa karinderya naman ang naging kusina namin. Siguro kung hindi ko nakilala si Emil ay matagal na akong bumigay. Hanggang isang gabi, kasalukuyan akong naglalakad-lakad noon hanggang sa makarating ako sa Avenue of Stars. Malamig ang hangin ng gabing yun. Sa isang mahabang upuan ako umupo habang nakaharap sa dagat at maiging pinagmamasdan ang mga nagtataasan at nagliliwanag na mga building mula sa kabilang bahagi o tawid ng dagat. Bigla kong naalala ang hotel sa Makati ng mga sandaling yun. Kamusta na kaya ang mga tao doon? Tanong ko sa isip ko. Maya-maya pa ay isang lalaki ang nakasuot ng hoodie jacket na kulay itim at umupo din sa mahabang upuan na kinauupuan ko. Mahigit isang ruler lang ang layo niya mula sa akin. Tahimik ko naman na pinagmamasdan ang mga tanawin sa kabilang bahagi ng dagat. At habang tahimik ako, ay nagsalita ang lalaking katabi ko. Mahigit isang taon na noong huli tayong magkita. Hinanap kita noon pero dito lang pala kita makikita. Sabi ng katabi kong lalaki. Sa timbre ng boses niya ay parang si Sir Blake ang nagsasalita. Maya-maya pa ay tinanggal ng lalaki ang nakatalukbong na hoodie ng jacket sa ulo niya. Gulat na namilog ang mga mata ko ng mga sandaling yun. Sir Blake, halos magulantang kong tanong sa kanya. Yes, Cody. Ako nga. Sagot sa akin ni Sir Blake. Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ko sa kanya. Huminga ito ng malalim bago siya nagsalita muli. Hinahanap ka, sagot niya sa akin. At bakit mo naman ako hahanapin? Ikaw na nga ang mismong nagpatanggal sa akin sa trabaho dati, di ba? Tapos, hahanapin mo pa ako ngayon? Sarcastic kong sagot ko sa kanya.
Umurong siya ng bahagya upang dumikit sa akin. Oo nga, hinahanap. Ayaw mo bang maniwala na hinahanap kita? Tanong niya sa akin. Paano naman ako maniniwala, sir? Eh, sobrang sungit mo. Sabi ko, gusto mo bang ipaliwanag ko ang lahat? Tanong sa akin ni Sir Blake. Sige, makikinig ako. Sagot ko, yung mga chocolate na nakita mo o nakikita mo sa quarters mo, sa akin galing ang lahat ng mga yun. Yung quarters mo, ako ang nag-request sa management na ilagay at ihiwalay ka mula sa mga kasamahan mo. Sabi ni Sir Blake sa seryosong mukha. At bakit nyo naman po ginawa yun? Tanong ko sa kanya. Tanging kibit-balikat lang ang naisagot sa akin ni Sir Blake. Saglit na katahimikan na may halong pagkailang ang siyang bumalot sa pagitan naming dalawa. Maya-maya pa ay muli naman akong nagsalita. Paano mo maipapaliwanag ang pagpapaalis mo sa akin sa trabaho ko sa hotel? Nang hahamon na tanong ko kay Sir Blake. Gusto mo ba talagang marinig? Balik na tanong sa akin ni Sir Blake. Tumahimik lang ako at walang reaksyon. Lahat ng nangyari noong araw na umalis ka ay pinagplanuhan ko talaga yun. Sabi niya, ha? Nagtataka kong baling kay Sir Blake. Hindi naman talaga nawala ang cellphone ko noon. Sabi niya na agad kong pinutol. What? Sinadya mo talaga yon? Gulat na may halong galit na tanong ko kay Sir Blake. Makinig ka muna kasi. Sabi niya sabay akbay sa akin at sa kanya pinagpatuloy ang pagsasalita. Oo, sinadya kong gawin yon. Sinadya kong ikaw ang paglinisin sa unit ko at nagkunwari akong nawala ang cellphone ko at sinadya ko din na ibagsak sa'yo ang buong sisi. And yes, sinadya kong gawin ang lahat ng yon para mapaalis ka sa hotel na yon. Siguro, nagtataka ka kung bakit ko ginawa yun. Noong unang pala kitang makita sa pamamahay ko, ay aaminin kong nakuha mo na agad ang atensyon ko. Pero pinigilan ko yun, kaya pinaalis kita sa bahay ko noon. Hanggang sa muli tayong magkita noon sa hotel kung saan ako nagtatrabaho. Habang tumatagal ay naramdaman ko na lang na mas lalo kitang gustong makita. Kaya kahit wala akong pasok sa hotel ay pinipili kong magstay doon. Kung alam mo lang kung gaano ako nagsiselos noong naging kayo ni Logan. Naipaparamdam ko na lang sa'yo ang nararamdaman ko sa tuwing nag-iiwan ako ng chocolate sa kama mo. At kung bakit naman nagawa kong gumawa ng eksena para lang mapaalis ka sa trabaho? Yun ay dahil gusto ko talagang alisin ka sa hotel na yon. Dahil katulad ng sinabi ko sa iyo dati, bawal talaga sa hotel na yun ang magkarelasyon. Binalak kong paalisin ka sa hotel na yun.
para magawa ko na ang plano kong masarili kita. Noong umalis ka sa hotel na yon, ay hinanap kita. Pero nabigo akong hanapin ka. Nagpunta ako dito sa Hong Kong ay para lang alisin ang stress ko. At ngayon, ito ka na. Nasa harapan na kita. Mahabang paliwanag ni Sir Blake na halos maluha-luha siya. Hindi naman ako nakakibo ng mga oras na yun. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Ikaw, kamusta ka na? Paano ka napunta dito? Tanong sa akin ni Sir Blake. At dito na nga ako nagsimulang magkwento sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako tuluyang magsalita. May sariling kumpanya ng sardinas ang mga magulang ko sa Pilipinas. Pero isang araw, nagbago ang lahat ng mamatay si Mama. Sumabog kasi ang sinasakyan niyang sasakyan sa mismong harapan ng school ko na pinapasukan ko. Pinaimbestigan iyon ni Papa pero napabayaan na din kalaunan. Lalo pang nagbago ang lahat ng muling mag-asawa si Papa at iyon si Tita Agata. May dalawang anak si Tita Agata na mas matanda sa akin. Noong una, okay naman ang lahat. Pero lumabas din ang tunay na ugali nila Tita Agata at ng mga anak nito nang mamatay si Papa. At nang mamatay nga si Papa, ay napunta lahat kay Tita Agata ang ari-ariang pinaghirapan ng mga magulang ko. Wala naman akong nagawa dahil pinakita sa akin ng abogado ang printed last testament ni Papa na may pirma din ni Papa. Dumating sa punto na naubos na ang lahat ng pera ko sa account ko dahil sa pag-aaral ko. First year college na ako dapat noon pero ayaw ni Tita Agata na maglabas ng pera para sa pag-aaral ko. Pero kunilot ko siya, kaya naman dumating sa puntong nainis siya sa akin noon. Hanggang sa pinalayas nila ako sa mismong pamamahay namin. Kaya naman, naisip kong humanap ng trabaho at sa hotel nga ninyo ako napunta. At ngayon, kung bakit ako narito? Nakahanap ako ng trabaho dito sa Hong Kong sa isang restaurant bilang dishwasher. Pero sa kasamaang palad, ay nagsara din ang pinapasukan kong restaurant. Gustuhin ko man na makauwi sa bansa natin ay hindi ko magawa dahil wala na akong hawak na pera. Ang Hong Kong na akala ko ay magliligtas sa kahirapan ko ay siya din pala ang mas lalong magpapahirap sa akin. Mahabang paliwanag ko kay Sir Blake. Sorry to hear that. Hindi ko akalain na ang isang batang katulad mo ay may mas malaking hinaharap na problema kaysa sa akin. Pero believe din naman ako sa iyo ha. Dahil sa edad mong yan, ay kinaya mo ang lahat ng nararanasan mo ngayon. Sorry kung naging masungit ako sa iyo. Kahit hindi naman dapat, sabi ni Sir Blake.
Tanging kibit-balikat lang ang naisagot ko kay Sir Blake. So, friends? Tanong sa akin ni Sir Blake habang nakalahad ang kamay niya para yakapin ko siya. Friends? Maikli at nakangiti kong sagot sa kanya, sabay mahigpit na yakap ang tanging na ibigay ko. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Sir Blake. Sa lahat ng kwento mo ay parang may naaamoy ako dyan sa agatan na iyan, sabi ni Sir Blake. May kilala akong makakatulong sa iyo para maibalik ang lahat ng ari-arian ng mga magulang mo na dapat sa iyo, muling sabi ni Sir Blake. Tutulungan niyo po ako? May halong saya sa tanong ko. Tanging ngiti lang ang naisagot niya sa akin. Saan ka pala umuwi ngayon? Tanong ni Sir Blake. Sa Little Philippines kung tawagin po nila, sagot ko. Ha? Doon ka nakatira? Gulat na tanong niya sa akin. Opo, sagot ko. Tara, sumama ka sa akin, sabi niya sabay hatak sa kamay ko. Saan po tayo pupunta? Tanong ko kay Sir Blake. Sa hotel kung saan ako pansamantalang tumutuloy, sagot sa akin na Sir Blake. Sa hotel kung saan naka-check-in si Sir Blake ay doon ako nanatili ng gabing yun. Lumipas ang isang linggo ay mas nakilala ko si Sir Blake sa pananatili naming dalawa sa loob ng hotel kung saan siya naka-check-in. Hanggang isang araw, uuwi na tayo ng Pilipinas, nakangiting sabi sa akin na Sir Blake. Talaga po? Nako sir, maraming salamat po, sabi ko sa kanya. Kinabukasan, ay bumiyahe nga kami ni Sir Blake pabalik ng Pilipinas. Makalipas ang mahigit 2 oras ay tuluyan na nga kaming nakauwi ng Pilipinas. Cody, kailangan mong sumama sa akin sa bahay. Seryosong sabi sa akin ni Sir Blake pagbaba namin ng eroplano. Napaarko naman ang 2 kilay ko sa sinabi ni Sir Blake. Pero hinayaan ko na lang yun. Paglabas namin ng airport ay isang taxi ang sinakyan namin. Sa backseat ako umupo habang si Sir Blake ay sa front seat umupo katabi ng taxi driver. Habang nasa taxi kami ni Sir Blake ay nakaramdam ako ng magkahalong saya, tuwa at excitement ng mga sandaling yun. Sobrang namiss ko ang Pilipinas. Finally, nakauwi na ulit ako sa bansa ko. Bulong na sabi ko sa isip ko. Sa oras ng biyahe ay nakatulog ako. Naramdaman ko na lang na ginigising ako ni Sir Blake. Itutuloy.